Dagdag ko doon, Sir Fitz, no, meron tayong mga ka-Arki naman na nagsisimula. Diba? Yung mga yapis. Yapis, yapis talaga. Yapis yata, luma na yun. Millennial. Mga millennials. Diba? Hello mga ka-Arki, kamusta kayo? Kamusta Marion? Ito, mabuti naman. Kamusta kayo mga ka-Arki? Kamusta Sir Fitz? Isa na namang video ang gagawin natin ngayong araw na to. Oo nga eh. Kanina nasa mall ako. Naku, ang dami ng mga tao sa mall. Grabe. May binili lang ako. And mukhang talagang namamasyal na yung mga tao ngayon. Kasi ang baba na rin ng mga cases eh, no? But one of the things na napansin ko na kakaiba is pati yung mga kiosk na usually katulad yung mga nag-a-alok ng mga credit card ay meron na, no, ilan-ilan. Dati kasi wala eh, yung mga basic necessities or yung mga tindahan lang talaga yung open. Pero ngayon, nakaset up na rin yung mga nasa gitna, no, ng mga kiosk. Ikaw ba nakapasyal ka na sa mga mall lately? Actually, kanina lang galing ako sa mall, nag-grocery ako, maraming mga bata. At yun na, yun na nga, no, nakakapasok na ng mall. And ano, no, nakakatuwa rin in a way kasi yung spending ng mga tao, no, pumabalik, no, at sumisigla uli yung mga businesses natin. Yes, so that's very good for the economy. And especially, mas nakakatulong ito sa mga kababayan natin na mga entrepreneur, mga may negosyo kasi marami talagang nag-struggle during the pandemic. And related dyan somehow yung ating pag-uusapan today, Marion, di ba? Yung nabanggit ko kanina, yung mga nag-aalok ng credit card, medyo nagiging visible na ulit. Pero meron tayong ka-Arki na nagtanong sa atin one time sa ating live stream na unfortunately hindi natin nasagot, kaya ngayon natin sasagutin. Ano ba yung tinanong sa atin ng ka-Arki natin, Marion? Oo. So, ang tanong niya is, mga ka-Arki, kapag pre-qualified kayo sa isang credit card, tatanggapin niyo ba o hindi? Alam mo, Sir Fitz? Netong February, dahil Valentine's Day, nakatanggap ako ng email. Ako rin mismo, okay, nakatanggap ng email. Akala ko kung sinong fan ang nagpadala sa akin. Good news! Pagpasa mo ganun, no? Yun pala, you are pre-qualified for a credit card. Ayan, offer. Oo, so, you know, sa kiosk man or sa email, meron at meron dumarating sa atin, no? At alam ko, no, kasi my wife works at the bank, they also have records, no, yung how good a depositor is. So nagiging pre-qualified sila. Ngayon, mga ka-Arki, pag may umalok na sa inyo, paano natin iisipin kung tatanggapin ba natin o hindi? Yan ang ating tatalakayin ngayon. So pag sinabi natin pre-qualified, does it also mean na parang pre-approved ka na, no? Yung status mo, hindi ka na mag-doubt kung bibigyan ka nila ng credit card o hindi. It's yung natanggap mo ba, may credit card na mismo yung envelope na nakuha mo or wala pa naman? Sinabi lang na pre-qualified ka. Sinabi pa lang na pre-qualified. But my wife, oo, nakakakita na ako ng ganun sa wife ko. May sobre na may credit card na sa loob. Yes, oo. Ako rin, actually, parang twice na, hindi, tatlong beses na yata in recent years na actual credit card yung minail, although deactivated pa. So, somehow parang pre-approved na credit card yon. And kung hindi mo siya i-activate, bali wala, no? The same way na yung pre-qualified na letter na natanggap mo, kung hindi ka magti-take ng action, wala rin naman mangyayari. So, but of course, kung gusto mo magka-credit card, I think that's the easiest way to get one. But yung tanong sa atin nung ka-Arki natin is, ano ba yung tamang desisyon? No, mas maganda bang mag-take action or i-ignore na lang 'yon? So, yung natanggap mo na pre-qualified na letter, is it from a bank na meron kang savings account?
Yes, meron naman. Meron naman akong savings account. And isa pa, Sir Fitz, ha? May mas malupit pa doon. Buti kong email. Kasi sa email, di mo naman nakikita yung tao o naririnig yung tao. Meron din tumatawag. So, galing sa branch, no? Sir, sisimula yan. Sasabihin, sir, update lang po namin yung ano, records. No? Records nyo. Pero ano naman, not asking too much naman. But of course, papasok na yung part doon na aalokin ka na, sir, you are pre-qualified for a credit card. Okay. So, ako, ang personal na ginagawa ko dyan is I only consider it kung actual letter yung na-receive ko. Kasi medyo paranoid ako sa email at saka sa tawag sa telepono. Kasi I don't have any visual confirmation, no, na talagang from the bank yung letter, yung email or representative talaga ng banko yung tumatawag, lalo na kung alam mo yun, random number, landline, di ba? Siyempre, ingat din tayo sa mga financial scams ngayon. Para sa akin, dapat actual letter, as in snail mail, para kita mo, di ba, yung envelope, yung letterhead, di ba? There's all the confirmation. So, kapag email or tawag sa telepono, I usually ignore it or I usually tell na I'm not interested, no, pag lalo na pag tumatawag. So, yun yung first na siguro tip natin sa mga ka-Arki natin, no. Huwag tayo basta-basta maniwala sa mga tatawag or sa mga email na nare-receive natin. Regardless kung kailangan mo ng bagong credit card o hindi, but let's assume na kailangan mo ng bagong credit card or gusto mo ng bagong credit card kasi siyempre, by default, kahit gaano kaganda yung alok sa'yo, kung hindi mo naman kailangan ng credit card or you don't really need it, automatic, no. But assuming na gusto mo magka-credit card or kailangan mo ng bagong credit card, I think that's the first precaution na i-take natin. Anong masasabi mo ron, Marion? Oo. So, dun nga, no, yung aspeto na meron ka na bang credit card or wala, ang maidadagdag ko doon is, ako kasi may credit card na ako. And for me, I try to maintain one credit card para consolidated, no, yung billing statement ko. Whereas kung maraming credit card, naku, parang ang hirap i-monitor, no? Ang isa pang disadvantage kapag maraming credit card is, yes, ginagamit mo si credit card A, pero si credit card B, hindi mo masyadong ginagamit, di ba? Kunwari, pang tuition lang ng anak mo, magugulat ka na lang by the end of the year, may membership fee ka, di ba? Oo, tama. So, yeah, that's a good tip, no? And siguro idadagdag ko, kung yung pre-qualified or pre-approved credit card ay galing sa banko na wala ka namang account, I think it's better to just deny or ignore it. Kasi mas maganda talaga na yung offer sa'yo na credit card ay kung saan ka merong savings account para unang-una, madaling bayaran, di ba? Kasi nandun na rin savings account mo. Tapos, pag may kailangan mo i-contact yung customer service, ay familiar ka na. Kasi, syempre, alam mo yung customer service, pupunta ka doon sa branch ng banko mo, etc. Malamang meron ka na rin mobile app ng banko na yon. So, pagdating sa credit card na bago, usually, i-add mo na lang yung account mo. Yeah. Or kung meron kang concern, di ba, alam mo na yung number na tatawagan, etc. Kasi kung ibang banko yan, nako, another customer service hotline na kailangan mong i-memorize para sa akin. Yeah. Di ba? Tama ba yung tip ko na yon? Oo. Yun na nga, no? It's about controlling the... yes, okay din naman yung marami, but too much may be hard on you, no? Kasi busy tayo. You don't want to be burdened na marami kang minomonitor. Dagdag ko doon, Sir Fitz, no? Meron tayong mga ka-Arki naman na nagsisimula. Diba? Yung mga yuppies. Yuppies talaga. Yuppies yata. Luma na yun. Millennial. Millennials. Diba? Oo. Yung mga nagsisimula pa lang, syempre, no? Isa pang tanong sa atin, Sir Fitz, kung ako, fresh grad, kailangan ko ba ng credit card, no? Para sa akin kasi, no? Lalo na, no? We transact
right now using yung mga Lazada, Shopee, malaking tulong din na may credit card tayo, no? So para makapagbayad no sa mga online transactions. Yun lang para sa akin, idagdag ko, once we acquire a credit card, of course magsisimula muna yan sa mababang credit limit, no? Hindi naman tayo bibigyan ng 100,000 agad eh. Nevertheless, kahit mababa yung credit limit mo, hindi yun dahilan para sagarin mo siya every month. Yes. So mga ka-Arki, ang advice natin is be a transactor, not a revolver. So terminology yun ng bank, no? Transactor po mga ka-Arki ay yung kaya mong bayaran kung ano man ang ginastos mo this month kapag lumabas yung billing statement at amount payable mo for the coming month. Bayaran mo siya ng buo, huwag kang magtitira at pasok na pasok sa cash flow mo. Tama. Actually, marami na tayong mga videos about credit card tips, how to use your credit card, how to avoid credit card debt. And pwedeng-pwede nilang i-search yung archives natin sa ating YouTube channel for those, no? And siguro, one last tip pagdating sa mga pre-approved na credit card or mga pre-qualified. Kung para sa akin, no, kung kailangan mo ng credit card, mas maganda na ikaw yung nag-research nung credit card na gusto mo. Kasi marami ding iba't ibang klaseng credit card. May mga credit card na may rebate, may mga credit card na nagiging may discount sa mga ibang establishment, may mga credit card na may partner establishment, di ba? For example, mga gas station, etc. So, tingnan natin kung ano yung mga iba't ibang klaseng credit card na nasa bangko natin. Tapos tingnan natin ano yung pinaka magiging sulit sa atin. And kung kailangan talaga natin credit card, mag-apply na lang tayo para yung benefits, yung rewards, yung mga rebates or ano man yung bonuses na meron yung credit card na yon ay siguradong may enjoy natin. Kasi kung tatanggapin lang natin yung pre-approved or pre-qualified na credit card, malamang hindi yan talaga complement dun sa lifestyle mo. Diba? For example, meron kang kotse, madalas ka magpagasolina, pero ang bibigay sa'yo na pre-qualified na credit card is the basic credit card. Diba? Baka mas maganda na yung may partnership with the gas station. Oo, yun na lang yung kinuha mo. Diba? So, siguro para sa akin that's a good consideration if you want a credit card. Mas maganda na ikaw yung nagdesisyon kung ano yung kukunin mo at hindi yung naghintay ka lang ng pre-qualification, no, or naghintay ka lang ng mga pre-approved na dadating sa iyo. Dapat medyo proactive din tayo. Tama, Marion, no? Oo. At mga ka-Arki, yung sa sinabi mo Sir Fitz, no? Talagang ano eh, kailangan mong salain. Ano ba yung need mo? Ano ba yung personality mo? Tama yun eh, sa pag nagda-drive ka, dapat yung partnership sa gas station. Ako naman, gusto kong makatipid sa travel, kaya yung may miles, yung may magandang benefit sa miles. May partnership with an airline, di ba? Oo, yes. Pinigay ko na pala yung credit card na yun. Kung yung term na miles, no? For a particular airline yun. Yes. Ayan mga ka-Arki. And last thing para sa akin naman, credit cards have a lot of features pero hindi tayo features chaser. Alam mo yun, yes. Sir Fitz, ito miles, ito gasoline station ang partner, ito mga damit ang partner. Alamin mo kung ano ka, mahilig ka ba sa damit, so dun ka sa damit. Diba? Hindi yung kukunin ko na lang tong tatlo para meron yes. akong tatlo. Hindi ganun. Try to limit to one. Alright, so sa ka-Arki natin na nagtanong, siguro just a quick summary, ang una mong tanungin ay kung kailangan mo ba ng credit card o hindi. Kung meron ka ng existing credit card and you think ay hindi mo na kailangan ng additional, then just ignore all of those. Ngayon sa mga ka-Arki natin na sabihin na natin wala pang credit card at nag-iisip na kumuha or gustong magdagdag ng kahit isa man lang, ang tip natin sa mga pre-approved at pre-qualified ay dapat dun sa bangko na meron tayong account, no, at the very least para convenient na for us. Pangalawa, wag natin i-entertain yung mga tatawag sa telepono lang or mag-i-email lang.
kung merong letter, then usually ang ginagawa ko dyan, I'll go to the bank and do my transaction, do my application there. Kasi ingat tayo sa mga nag-social engineer ng information natin, hindi natin alam, baka mamaya identity theft na yan, no? Tapos, syempre, kung makakuha ka na ng credit card, be sure that you know how to properly use it para hindi tayo mababawon sa utang. And as you've said, the best way to use a credit card is pay yung mga transactions mo, all of it, at the before the due date, and do not revolve credit. Yun, nako. May gusto ko pang idagdag, Marion, before we end this video? Wala na, wala na. I think marami na tayong na-share ng mga tips, Sir Fitz, sa ating mga ka-Arki. And mga ka-Arki, don't forget to subscribe to our channel to be updated, no, sa ating mga videos. Also, hit the notification bell. And if you have other questions, feel free to email us at admin@wealtharki.com. Yes, and kung medyo sinisipag sila manood ng mga videos, i-check nyo lang yung mga archives natin dahil marami tayong mga videos na marami pang ibibigay sa inyo mga practical tips and advice about personal finance. And that's it. Nako, maraming salamat, Marion, and kita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Bye-bye!